Philippines, good morning sa buong mundo. Ako na naman po ang inyong ka-OFW. Sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, emsd.tv, please subscribe na po kayo at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para po ma-update ko po kayo sa aking panibagong videos na i-upload. And today guys, we will make a pudding bread. Tuturo ko po sa inyo kung paano gagawin o gawin ang pudding bread at ano-ano ang mga ingredients nito. Let's go guys. Ito na po guys yung ingredients ng aking pudding. Gatas, tatlong itlog. Instead of pandesal, walang pandesal dito, so kubos na lang muna ito. Instead of butter, wala tayong butter, so oil na lang muna, and salt, baking powder, sugar. So umpisahan na natin maggutay-gutay sa ating tinapay na kubos. Ito na guys, gutay-gutayin na natin siya. Hihimay-himayin na natin yung tinapay. Para madali siyang matunaw pag nilagay na yung ating gatas at yung mga ingredients. Habang ginutay-gutay natin yung tinapay natin, paghahaluin na lang natin muna yung gatas at yung asukal para madaling matunaw din yung asukal. Para pagkatapos nating gutay-gutayin ang tinapay o himay-himayin yung tinapay, tunaw na rin si asukal para madali siyang halu-haluin. Yan. Continue sa paghimay-himay ng tinapay. Guys, dito sa Saudi guys, ang tinapay namin ay ito. Kung sa Pilipinas siya yung pandesal, dito naman kubos. Gagawin natin siyang pudding. Sayang naman maitapon. So, kung itatapon mo, kung pwede pa namang pakinabangan at pwede pang makain, recycle natin yung tinapay natin. Kainin natin ulit siya kahit bahaw na. Pwede mo pa rin siyang lutuin ng panibagong pagkagawa. Bawal magtapon ng pagkain ngayon sa panahon natin ngayon, guys. Kailangan nating magtipid. Maraming nagugutom.
Lahat ng tinapay nila dito kaysa ano? Ano to? Ilan ba to? 5 o 6 na piraso. 1 riyal lang. $1, so equivalent 13 point something, 13.35, ganyan sa Philippine money, 13.45, o mga ganyan, pinakamataas na yan. Baba lang ng palitan ng real to peso dito. Pero pwede na, kaysa magtambay ka sa Pinas nang wala kang ginagawa. Pag sama-samahin na natin, ito na siya. Yan. Yung ating oil. Ano yun guys, ah, kalahating cup. Isang kutsarang baking powder. Yung ating itlog. So, 3 itlog guys. Yan ang ating ginutay-gutay na tinapay. Yan. Halo-halo lang hanggang sa matunaw siya. Hanggang sa lumambot. Yan, dagdagan natin kasi masyadong matubig ang ating pudding. Nasobrahan sa gatas. Kaya dagdagan ko siya ng tinapay. Tinapay na kubos ang idadagdag natin pa din. At himay-himayin ng maliliit para madali siyang lumambot. Yan. Halo-halo. Tapos, lagyan natin siya ng asin guys. Lagyan natin siya ng asin para magpantay yung lasa niya, yung maghalo, yung alat at saka tamis. So, kalahating kutsara lang guys. Yan. Durugin natin siya maigi hanggang sa maganda na yung textures niya. Matrabaho lang siya guys, pero okay naman din kasi masarap din naman siya pagkatapos ng maluto eh. Kasi magtapon tayo ng pagkain, gawin na lang nating pudding. Kung anong pwedeng gawin. By the way guys, ang kubos dito sa Saudi guys, ginagawa din siyang ano, panghalo ng tinatawag nilang salata, yung salad. Ipiprito nila 'to ng ano, crunchy. Tapos ilalagay doon sa mga salad. Halo sa lettuce, mga ganun. Masarap siya, para din siyang chicharon. Parang chicharon ng balat na manok. Crunchy and yummy. So guys, mas maganda iiwanan muna natin siya ng mga ilang minuto. Siguro mga 10 minutes to 15 minutes para lumambot siya ng husto.
Balik-balikan na lang natin siya mamaya. Yan na yung ating ginutay-gutay na kubos. So, kailangan na natin siyang isalang. Ready na siya. Lulutuin na natin. Salang na natin sa oven. Happy Johnny Day! Yan, isalin na natin sa ating lagayan. Yan. Ano siya? Para isalang na sa oven. Ano siya? Ready to cook na. Sitahin na naman natin yung ating nilutong pudding. Ayan siya. Yan. Lapit na guys, mga 10 minutes na lang. Yan guys, luto na ang aking pudding. Yan, kakain na naman.